Hello po mga guys, kumusta? Kumusta kayo guys? So meron na naman tayong i-re-repair. Muli, nagbabalik naman ang workshop fix para ipakita sa inyo ang isa nating i-re-repair na desktop, gaming desktop. So bali, puro ship yung ating repair ngayon. Dito. So pinaship lang sa Baya Lalamove. Okay, tapos lang natin. Medyo mabigat siya. So ito yung ating i-re-repair ngayon. Bali, pinaship lang sa atin. Galing siya na, malapit lang naman pinanggalingan. Bali, busy lang yung may-ari. Kaya, pina-deliver na lang niya. Bayad na lang. So, tingnan ko lang siya. Ang problema daw nito ay walang, ang sabi ng ating customer ay walang display. So, medyo mahigpit ang pagkakatali. May power siya, walang display. So, yun ang problema. Ayan. So, bali, gaming desktop. Ayan. Okay, wala siyang display. Tapos home service sana to. Kasi sabi ko, dahil walang power. Kapupula o pin kasi siya. Diba, pinadala ko na lang dito sa shop. Oops. Nabigat. So, mga EB, naka-video card siya. Okay, ito naman, may mga cables din dito, power cables. Dito, SATA. May SATA siya, meron din SATA keyboard. Yun lang ang laman na nandito. So yan, i-check rin natin kung anong problema niya. Meron naman ako dito mga power cord. So gaming computer siya. So ano natin gagawin dahil magda-diagnose tayo. Umpisahan agad natin, tanggalin natin ang video card. So, yan yung pinakamaganda nating diagnose. Bali, nakakulor siya, maganda ang setup. So, tanggalin natin ang video card. So, yun yung una natin gagawin. Kasi wala siyang display, yun ang sabi. So, ano ang gagawin? Tatanggalin ko yan, video card. Yan natin to. Yan yung 8 pin. Sa video ka. Okay. Tanggalin din natin ito. Para ma-diagnose natin siya ng maayos. Tanggalin natin yung video card. Kasi ang issue nyo, walang display. Yun ang sabi sa atin. Bali, ito. Naka-unplug na rin siya. Hindi ko alam kung may hard disk yung naka- Saltok. So, tingnan natin ang likod. Talaga yun ang nasa likod ang hard disk niya. So, kailangan natin siya tanggalin kasi magda-diagnose tayo para hindi masira ang kanyang OS. So, kaya yung hard disk kung naka-HDD siya. Okay. Move natin. So, yan ang likod. May nakaano nga siya. It's HDD yung gamit niya. Ayan. It's HDD siya. Ang ganda ang setup. Kailangan natin siyang tanggalin yung power. Bali. Dalawa. Labas muna natin. Para hindi masira. Kapatay buhay. Okay. Power lang yung tatanggalin natin. Bali, ano lang siya eh. Dalawa. Yeah. Baka natin siya i-plug. Lang ako ng power cord. Saksak natin itong pang testing na monitor. Dahil HDMI siya, wala siyang VGA, so convert natin siya. HDMI to VGA.
board muna tayo. Ayan. Power off lang yung water monitor. Okay, power na natin. Nakasalipak na. Nakasakasak na yung ating power cable. Lipat natin siya BGA. Sige, baby. Okay, lag ko na yung power din sa likod. Okay. Power on natin siya. Power on. Umikot. Wala pa rin siyang display. So may error siya. May tumutunog. Ano ba ba ito? So may error siya sa kanyang ba tawag dito? Debug? Easy debug? So, nasa ayun, mayroon siyang display. So, nasa ano na siya, nasa good siya. So, mayroon siya pala, magkaroon na siya ng display. Ayan. Kasi ang problema nito, walang display. Yun ang sabi. So, ngayon, saka ko i-testing yung video card. Paano natin to i-check natin kung ito yung problema. Possible, ito yung problema natin kasi wala siyang display. So, ngayon, nagka-display na kasi siya. Yun yung mga basic laging steps kapag nagre-repair. Yan, kagaya niya, walang display. Kaya may problema ang video card. So, ngayon, ang gagawin natin dyan. So, i-clean ko lang siya muna by eraser. Patayin na natin. So, linisin ko itong kailangan maselan ito kaya ka dapat hindi basta-basta rin yung pagre-repair lahat mga gaming, marami ako nare-repair nito na nasisira ng ating mga customer, so hindi siya basta-basta magre-repair. So gawin ko, clean ko lang siya. So ito yung iingatan nyo kasi sobrang mahal, diba, personal mo ito. Pero kung sa'yo, kung ikaw ay willing to buy new, nasira. Pero mahal kasi siya eh. Maganon lang kayo sa technician, sa expert. Kasi yun na pinakamaganda kung wala kayong knowledge, basic knowledge sa pagre-repair. So yan, clean lang natin yun. Dahil wala siyang display. So, puro HDMI display port. So, testingin natin. Salpak na natin. Salpak ko na siya dito. Pinutin nyo yung power bago yung salpak. Yun yung pinakadelikado. Ah, siyempre, huwag nyo muna isasalpak yung hardis. Para hindi masira yung laman, yung program. Okay. Lipat natin yung HDMI yun sa kanyang video card. So mayroon siyang HDMI na dalawa at saka display port. Isa lang ang HDMI niya, dalawang display port saka isang parang display port din na hindi siya pa L. Isa lang talaga ang HDMI, DP at saka DP. Ibang klaseng DP yung isa. Ano siya, parang C. Type C, parang ano yung style. So of course, power natin yung ating 8-pin na mga video card. So testing lang tayo, walang hard disk.
Ah, yan lang muna. Tawin natin. So, matagal na itong naka-stop, sabi ng kos. Alam kong matagal na itong nai-chat sa akin eh. Papa-repair niya kasi hindi niya kaya eh. Okay, power na natin. Tingnan natin magkaka-display. May ikot naman yung pan. Kaya may ikot siya. So, hindi siya nagkaka-display. So, oops, ayun. Mukhang mayroon. Mukhang gumana. Ayan, gumana siya. Kasi pag na ganyan yan, matik may display yan. Ayan, mayroon na siyang display, guys. So, ayan, working na. So, okay na may display na. So, ito siguro yung mga 2 weeks na itong naka-stock na nag-chat sa akin yung ating Suki na customer. Yung PC niya, is gaming PC niya, try niya na siguro. Hindi niya mapagana. So, no choice. Kinontak niya ako. Sabi niya nga, eh, home service. Sabi ko, home service. Sinatry na daw niya. Yun, baka sabi ko, motherboard, ipu-pull out din. Kaya, pinadala na lang niya. So, naka-stock na siya siguro ng kalating buwan. So, ayun, ngayon, chinek natin ang naging problema. So, video card po. Naging issue lang is madumi. Madumi po siya. O, nag-loose connections. So, ngayon, upon checking, okay na siya. May display na. So, babalik ko na lang siya ng maayos tornilyo ko. Tapos, ilalagay ko yung hard disk niya. So, patayin po muna natin siya. Ayan. Okay, shut down muna. So, kailangan muna siya tornilyo ng maayos para maano natin. So, solve na yung ating problema. Na yung ating issue. Yeah, so, tamili natin. So, tama lang yung decision ng customer natin na pinadala sa atin kasi mahirap mag-repair din itong ganito eh. Lahat ko lang alam. Kasi may na-repair na ako ng mga ganito na gaming. Mga naging sira, bali, sabi niya, nilinis daw niya. Ang na-repair ko na itong ano, siguro nasa 5, puro gaming PC, 5 gaming PC na high-end. Mga ano nila, mga board nila talagang high-class talaga mamahalin. Tapos yung kanilang ano, yung na-repair ko na 2, nasunog yung slot ng video card. Hindi ko alam kung bakit, nasunog siya eh. Tapos yung isa, yung processor niya, yung pin na putol, bali, nababuhay, hindi siya namamatay. Kasi yung pinaka-shutdown galing processor, putol siya, hindi na siya pwedeng ihinang. Kasi ano na siya. Ayun, ipalit ngayon ng motherboard. Tapos yung the rest, ayun, sa RAM naman, RAM section. Sunog. So, ayun. So, kapit ko lang yung hard disk. So, ayan, naikabit ko na yung ating tinanggal kanina sa likod. So, naikabit ko na siya. So, testingin natin siya ngayon. Plug ko lang yung kanyang USB tsaka kanyang keyboard para matesting natin. Ayan. So, ayan, balit GMA yung ating ginamit sa likod. Video card. So, nakaplug na yung ating ano. Okay. Hindi pa siguro dito naka-plug, I think. Hindi ko alam kung para saan itong 2. Kasi may tinanggal dito. Hindi ko alam kung para saan ito. So, try natin siya ngayon, no? Kung para saan yun. Hello, guys! Baka kasi magsalubong siya sa motherboard. So, medyo delikado. Nasisira yung ating board. Oh, may ano ako dito. Bakit yung... Power on natin. So, pinutin natin yung power. Okay. Kapag hindi siya nag-boot, ibig sabihin nyo yung dalawang
sa takibol na yun. So, delete natin. So, delete. So, delete. Tignan natin yung matitik yung hard disk. Tayo na. Secure boot, boot device. So hard disk. So, hindi nga siya naka ano. So yun yung dalawang hard disk. Sara-sara yung siguro ng dalawa. Okay, sa plug ko na lang siya. Pero mayroon ako sa nakasalpak ko sa likod eh. Okay, try nga natin 18. Magbo-boot. Pag hindi nag-boot at pumasok sa ano. Dapat mag-boot siya eh. Ayan, no boot device. So, patayin natin siya. Pa-power na yung hard disk natin. Pero no choice. Saksak, try ko. Tinamanak ng pan. Tayo mag-stop ng pan. Yan, okay. Pa isa. Plug natin yung sapa. Yan, naka-plug na. Yan, naka-plug na parehas. Power in on natin siya. Okay. Oh, ganda ng setup. Pink. Tapos. Ano yung kapasitap ng kanila? Gaming computer. So, yan. Nag-boot siya. Okay na siya. Okay na guys. Nag-boot. Yan. Nating na siya. Ganda na nga setup ng kanyang PC. So, yung video card niya, mataas din siya. Tingnan natin kung ilang gig. So, black casing. Wala lang siyang ano, sila, ilaw sa labas. Ganun lang yung kanyang, may ilaw siya dito. So, ganito lang yung likod. Tapos, CB na power supply. BGA. Okay, napiba yung power supply na ito. Maganda. Nagbigat siya. Yan, okay na siya. So, may password siya. So, hindi natin siya mabubuksan. So, yan, okay na. Okay na yung ating repair. So, hanggang dito na lang yung ating repair. I hope nakatulong ito sa mga baguhan, beginner. Sana, kunting ingat sa pagre-repair kasi napaka-delikado po niyan. Sana't gumagamit siya ng cooling. Baka matanggal niyo, may liquid push. Ah, wala siyang liquid pala. Wala liquid dito. Yung cooling niya, magandang klase. Yan. Radiator, naka-radiator siya. Pero wala naman siyang liquid eh. May iba kasi di liquid. Okay na siya. Thumbs up. So, thank you for watching. Bye-bye.